Hi, sa video nito, i-share ko lang sa inyo kung ano ba yung trabaho ng isang VA or virtual assistant. So, kagaya na itong ginagawa ko, nag-message sa akin yung client ko or boss ko. Ang gusto niya is, so may pinapagawa siya sa akin na mag-research ng delivery services. So, ito yun, yung details na gusto niya, yung within Houston, Texas lang. So, ang kailangan natin gawin bilang isang VA is, gumawa tayo ng spreadsheet. So, spreadsheet na ganito. Ito yung finished product. I mean, kumbaga, ito na yung na-research ko. Courier services sa Houston. So, lagyan, kailangan mo lang lagyan ng company name, yung website, yung phone number, at saka yung prices or yung rate ng company sa delivery nila. So, sa akin, ang best na gawin mo is kumuha ka ng at least 10. So, 10 to 20 na companies na i-show mo sa kanya para mas makapili siya kung alin yung best price o na offer kung meron. So, paano ko to ni-research? Well, ang gusto niya is yung delivery services, diba? So, search mo lang. For example, top 10 delivery services in Houston, Texas. So, lumabas na siya sa search kasi sinerch ko na to kanina eh. So, for example, ganyan. So, pwede mong gamitin dito sa Google Results. Pwede dito. Pero mas reliable kung dito sa Yelp. Yelp.com. So, click mo lang yan. Open in a new tab. So, ito yan. Best 10 couriers and delivery services in Houston, Texas. So, pwede mo siyang i-filter. Yung recommended, highest rated, and most viewed. So, yung, for example, for this one, pwede mo siyang i-right-click para ma-search mo yung details. Pwede rin dito, request a code. So, yung ginagawa ko, mas gusto kong mag-direct sa website nila eh, kaysa dito lang sa Yelp. So, for example, sa per the mile, ito yung area career service. Ang ginagawa ko, right-click ko to para mapuntahan ko yung website nila. So, itong area career services, kung mapapansin mo, wala siyang nakalagay na rate kung magkano dito. Ang gusto nila is i-contact mo na sila, pwedeng text o kaya email. So, ito yun. Pwede kang mag-email dito o kaya tawagan mo sila sa cellphone or sa office para mag-inquire kung magkano yung rate nila. So, yung next naman is itong per the mile na natin kung wala rin eh, hindi rin nakalagay yung rate. Pero andito yung mga delivery services nila. So, meron akong isang nahanap na company kanina na meron siyang rate. So, ito yun, silverstrikecouriers.com. So, ito yung nahanap kong website na meron siyang rates. So, hindi mo na kailangan tumawag pa or mag-email. So, mas maganda yung ganitong website para diretso na. So, makita mo dito, rates. Click mo lang yan. Tapos, andito yung rates niya. So, yung Inside Loop 16. Ito yung, kumbaga parang lugar yan eh, na sa Houston, Texas. Na ang regular rate nila sa 4 hours na delivery is $10 for one package lang yan. So, pwede mo na ilagay sa spreadsheet. So, for example, ito i-track natin. Ito yun. So, ang nilagay ko dito is yung company name, yung website. Yung website, para kunin yan, ganito lang yan. Oh. Ito yun, Silver State. So, dyan, i-highlight mo lang. Huwag mo nasali yung rates kasi website mismo yung kailangan. So, yan, highlight. Tapos, copy and paste mo lang dito sa spreadsheet mo. Tapos, itong phone number, same process. Copy and paste mo lang din. Nandito naman yan. Highlight mo lang. Tapos, ito naman yung prices. Ikaw na sumulat nito. Manual mo na type. So, regular rate of $10 inside the 610 loop for a single package. Kasi yan yung nakalagay dito eh, 610. So, ang gusto ng client ko, ng boss ko, is malaman kung alin yung pinakamaliit na, pinakamura na offer ng mga delivery services. Kasi marami yung ipapadeliver namin. So, syempre, mas mura, mas okay siya kasi mas maka-discount pa kami kasi volume po yung isa-send. So, yan yung isa sa mga research. Ganyan lang din, same process. Pero yung iba dito tinawagan ko.
So, for example, ito, sa Advanced Express Delivery, tinawagan ko to gamit ang text now. So, yung text now, pwede kang makatawag sa US ng libre. Magkakaroon ka ng sarili mong phone number, kahit nasa Pilipinas ka lang, pwede kang tumawag sa US. Meron akong tutorial niya na ginawa. I-check mo na lang sa description sa baba para ma-watch mo rin yung tutorial na yun. So, ganito lang kadali. So, dito, nilagay mo na dito. So, pag sa paglagay nga, yung mga hindi pa familiar sa kung paano lagyan ng kulay itong, ano, yung background. Ito lang yan, click mo yan, tapos, ito. So, black. Pwede bang kulay? Try natin violet. Ayan. Mas okay pa rin yung black. Dito natin ito ng black. So, ganyan yung kadali yung trabaho ng virtual assistant pag basic task lang yung binibigay sa'yo. Yan ba, mag-research ka lang, ganyan. Ginagawa mo naman yun eh. So, why not pagkakitaan, di ba? Hanap ka ng client, tapos yung same na ginagawa pa rin. Research lang na research ng ganito. So, pag nakapili na yung client mo dito, so yung next step naman is makipag-negotiate ka sa company. So, meron naman yung mga instructions or step-by-step process. So, ganun lang kadali. At saka, thank you so much for watching. Please like and subscribe. Thank you.